For today's video, gagawa tayo ng TAE content. Oops, hindi yan. Ang pagtutono ng jettings at bola ay trial and error. So, yun po ang TAE content sa two-stroke, trial and error. Isa na siguro sa pinakagasgas na tanong na nasa-send sa akin or mga comment ay kung anong bola ang magandang gamitin. Okay, so subukan natin sagutin ngayon yan. Okay, so madalas yung tanong, anong magandang jettings? Anong magandang carburetor na sukat ang gamitin? Okay, so try natin sagutin, ano? Let's say bagong buo yung makina, brand new lahat. Maganda yung pagkakabuo. Na break in mo na sa idling speed. So the next thing or the last items na tinutono talaga is yung carb, jettings at saka yung bola. Simulan natin sa carburetor, ano. So marami nagtatanong sa akin, ano daw bang magandang gamitin carburetor? Flat slide or round slide? So tsaka ano ang sukat na magandang gamitin? So for me, do sa tanong kung round slide or flat slide, para sa akin kahit alin, okay? Basta may itono ng maganda. Okay? So kahit pa copy lang yan na keying, kahit pa koso yan, kahit pa urig ko, oko, or keying, doesn't matter, basta na itotono ng maganda. Okay, ako personally, nakagamit na ako ng round slide at saka ng flat slide, ano? So for me, ayun nga, parehas lang, basta na itotono ng maganda. Yung kaibahan lang, kaya mas pinili ko yung flat slide, is mas convenient mag-adjust at magtono kasi andi dito sa outer side yung kanyang air screw at saka idle screw. Okay, so yung round slide ando doon sa kabila, so medyo mas mahirap magpipihit, medyo mas mahirap mag-adjust dahil yun nga, ando doon siya sa kabila. Okay, doon naman sa comments na medyo mas mahirap daw ito, no, ang flat slide, hindi naman talaga mahirap. Just so happen, kung ikukumpara mo siya sa round slide, mas marami kang variables na pwedeng galawin sa flat slide. Okay, so ako nakagamit ako ng keying round slide na orig. Okay, so yung keying round slide na orig na nagamit ko, hindi na-adjust yung needle height, yung karayom. Tapos hindi rin na-adjust yung kanyang float height. Okay, so dun pa lang, kung ikukumpara mo siya sa ito, yung gamit ko ngayon na flat slide oko, ito kasi na-adjust yung float height at na-adjust din ang karayom. Okay, so dun pa lang may dalawang variable ka na dagdag na titimplahin sa flat slide kumpara sa round slide. Yung round slide kasi ang pagtutono nun talagang jetting size lang. Doon sa nagamit ko, ha, na keihin na orig. Medyo mas tricky itono yung flat slide, pero once na naitono mo to, napakagandang gamitin ng flat slide. Okay, sa carburetor size naman, for me kapag short stroker na 90 or yung mga 86cc, so akin, personally, ang prefer ko is 28mm. Para sa akin yun ang sweet spot sa pagtutono ko, 28mm kapag short 90. So kung long stroker naman, yung mga 90cc above, you can go up to siguro mga 32-34, depende kung anong setup nyo. Pero para sa akin kapag 90 short, 28mm sweet spot. Tapos mga 70cc, kaya din hanggang 28mm, depende na lang yung sa pagtutono, no? Tapos ang dami nagtatanong sa akin kung 50cc daw stock, anong carburetor magandang gamitin? Para sa akin, kung 50cc na stock, hindi naman ported, hindi ka naman nakapipe, stay ka sa stock na carburetor. Mas okay yun, mas madaling tunohin. At ayun, hindi ka pa mapapagastos, hindi matao sa gas.
Ang dami rin nagtatanong sa akin kung anong magandang jettings ang gamitin. Ang pagtutono po ng jettings ay parang pagtutono din ng bola. Trial and error din po yan. Okay, so kahit pa parehas na parehas tayo ng setup ng motor, hindi ko masasabi na yung jettings na gagamitin mo ay parehas na parehas nitong sa akin. So kung gusto niya talagang i-DIY yung pagtutono ng jettings at saka ng bola, bili kayo ng iba't ibang grams. Okay? 5, 6, 7, 8, 9 hanggang doon para talagang makuha nyo. Okay, sa jettings ganun din. Bibili din kayo ng isang set na iba't ibang sukat ng main jet at saka ng pilot jet. Pagtutono ng jettings, kung newbie ka sa two-stroke, baka medyo mahirapan ka. Kasi ang pagtutunan ng jets, kailangan familiar ka dun sa motor. Kailangan familiar ka dun sa tunog at response ng two-stroke na makina. Okay? So, ang jettings na kapos or maliit, may ibang tunog yan kumpara sa jettings na malaki or yung lunod sa gasolina. Okay? So, it takes a lot of experience or experience sa motor kung kilala mo yung tunog niya. So, iba yung tunog kapag kinakapos sa gas. Ibig sabihin, maliit ang jet. Iba rin ang tunog kapag lunod sa gas. Okay, so, yun yung may very distinct sound at engine response kapag kapos sa gas at saka kapag lunod sa gas. So, yun ang babantayan nyo. So, sa arangkada, kapag medyo pagpihit mo up to 1/4, medyo walang power na ibigay or hindi tumataas yung RPM, tapos pag biglang pagdating mo ng gitna is doon siya biglang lalakas, so most likely yung iyong pilot jet is medyo maliit or wala sa tono yung iyong idle screw. Okay, so ako personally, kapag 90cc na stroke sa 28mm, nagsisimula ako sa around 42 or 45 na sukat ng pilot jet, and from there inoobserbahan ko yung manifold kung nagtutubig yung labas, kung masyadong malamig. Inoobserbahan ko yung response sa arangkada. Okay, so kung meron kang set of jettings, pwede mo siyang testingin, laro-laruin mo. Lakihan mo ng sobra or liitan mo ng sobra. Hanapin mo yung sweet spot kung saan maganda yung response niya sa RPM. So yun nga, trial and error, makakailang bukas at sara ka ng carburetor bago mo makuha yung magandang tono. Okay, so sa main jet naman, kailangan talaga itatakbo mo ng full throttle. Titingnan mo kung yung bandang dulo niya is kung hindi kinakapos or kung hindi lunod. Okay, so yun nga, it takes a lot of experience para ma-determine kung lunod or kapos sa jet yung iyong carburetor. So ayun, trial and error siya. Makakailang bukas at sara ka ng carburetor. So ayun, it takes a lot of experience nga, gaya ng sinabi ko. And sa pagtutono na yun, makikilala mo yung motor mo, maintindihan mo yung tunog at response ng two-stroke engine. So from there, dapat ma-determine mo kung nasaan yung sweet spot ng carburetor, kung nasaan yung magandang size ng jettings, kung saan maganda yung response ng makina. Okay? And kapag nakuha yung magandang response ng makina, most likely maganda na yung sunog mo nun eh. Okay, so yun na lang yung obserbahan mo. Pagdating sa, halimbawa nakuha mo yung magandang response ng makina sa size ng jets, patakboy mo ng patakboy yung motor, and then tingnan mo yung plug reading. So, kapag, ayun, doon ka magde-decide kung mag-a-adjust ka pa ng konti sa jettings. Pero kapag ang motor kasi magandang response, kahit papano, medyo malapit na yun sa magandang sunog ng spark plug. So sa main jet naman, ang nagiging baseline ko or pinagsisimulan ko na main jet is around 130 or 135. Tapos ayun, titingnan ko kung anong magiging response doon, kung lunod or kapos, and then saka ako mag-a-adjust. Tapos kapag nakuha ko yung medyo magandang response, paandarin ko ng siguro mga few kilometers, and then saka ako magpa-plug read. Yung plug reading, yun na yung pinaka fine tuning ko sa huli. Kung magdadagdag pa or mag-a-adjust sa jets or sa adjust sa karayom. Very ideal din pala sa akin na kapag nire-rev mo yung motor, walang masyadong tumatapon na gasolina dito.
Okay, kita naman natin yan eh. Kapag nire-rev natin siya, may sort of na bumabalik dito na spray ng gasolina. So, ako as much as possible, gusto ko minimize yun. Kasi, syempre, sayang yung gas. Okay, sa pagtotono naman ng bola, syempre, maraming nafo-frustrate dyan. Hindi daw sumasagad yung belt sa pulley. Okay, so, lagi nagtatanong ano daw mga magandang bola na gamitin. Ang pagtotono kasi ng bola, number of factors ang kailangan mong malaman. Okay, so, meron na akong video din dyan sa pagtotono ng panggilid. Pero, doon kasi sa issue kung bakit hindi sumasagad yung belt. Marami kasing factor din dyan eh. Tingnan mo din yung size ng belt mo kung tama. Tingnan mo yung buka at paglubog ng torque drive kung tama din. Baka mamaya talagang hindi kayang sumagad dahil yung torque drive mo hindi bumubuka ng tama. Or yung belt mo mali yung sukat. So, ganun. Dapat alam mo rin yun. Hindi pwedeng bola lang ng bola kaya hindi sumasagad. Minsan kakadagdag ng bola para sumagad. Nawawala yung arangkada, sumasablay na yung tono, no? So, marami nagtatanong sa akin, anong bola daw bang magandang gamitin? Sa akin kasi, ayun nga, TAE Content, trial and error. So, bibili ka ng iba't ibang grams ng bola. Ang naging sagot ka lang kadalasan, tinatanong ko nung setup. Sinasabi ko lang, binibigyan ko lang sila ng baseline starting point ko anong grams ang magandang gamitin. Usually sinasabi ko magsimula kayo ng 6 or 7 grams. And from there, tingnan yung response ng makina. Tingnan yung galaw ng belt sa pulley. And then from there, mag-decide kayo kung magdadagdag o magbabawas ng grams. Okay, so depende kasi yan eh. Iba't iba tayo ng timbang. Yung springs na ginamit natin, kahit pare-pares ng RPM yan, pwedeng hindi ganun kaganda na yung spring load. So, it's a number of things. So, ayun. So, pag may nagtatanong na lang sa akin kung ano yung jettings or bola na gagamitin, sinasagot ko na lang, binibigyan ko sila ng sort of baseline na pwede na lang pagsimulan. Tapos, obserbahan nyo yung tono ng makina, ano yung magiging response. And from there, step by step, dun kayo mag-a-adjust kung anong bola or jettings ang gagamitin. So, ang two-stroke engine kasi, simple ang components. Mas madali siyang buuin at kalasin kumpara sa four-stroke. Pero para sa akin, based on experience, pagdating sa pagtotono, mas tricky ang two-stroke kaysa sa four-stroke. Okay, mas simple lang yung components niya, pero niya medyo tricky yung pagtotono.